Baka ito, itong tatawagin ko, baka umarte na to. Okay. Alan Sancon of Stars Photog. The next question is for... Alan, go ahead. Dito, Alan, dito, community. Kinakausap kita. Abot na natin yung mic sa kanya. Alan, ito na, ayan. Ayan. Yung first question ko siguro dun sa second community. Ito yon. Ay, yung third pala. I-intro ko pa yun I-intro ko pa yun eh. Charot na. Yeah. Yan, kasi third parang tumatak na din yung character ni Miles dito sa ano, kahit hindi full, no? Parang may ikli lang. How was the rape scene? Medyo nahirapan ka ba dun sa rape Miles scene? Miles kanina, you okay. Weren't there. Sige, bago pati pasagot kay Miles, para lang intro na natin tong community. Oo, oh, kailangan na eh. Alan, with your indulgence. Sabi nga, the award-winning cluster. Correct. Ito ngayon, oo. Tanungin na natin muna yung role nila to end with Miles. Okay. Okay, so let's start with, ayan, Carl! Ako, naiintriga ako. Totoo ba? Ano yun? O malambot ka lang. I know, tapos ang tumanda pala si ano. Eh, chika, oh, go ahead. Make us kwento your role, Carl. Bali, ako po si, ano, yung batang Noy, si Tito Lou Veloso. Oh. Okay, so... Ang role naman niya ay... Siya yung dikit kay Ma'am Charo, di ba? Yes. Yung best friend. Kay Miss si kaibigan ni Ma'am Charo. Yes. Mag-ano sila eh, di ba? Parang magkaibigan at nagtitinda, no, Ma'am Charo? Okay. So siya ang young Lou Veloso. Opo. Ano bang pwede mo idagdag, Carl? Aside from, ano? Naglilinya ka lately sa mga award-winning shows, ha? I'm proud of you. Thank you. Okay. Hanggang ano lang talaga? Inutusan magtinda ng sago. Iba yung nuances na binibigay ka na kaya naiintriga ako sa paglaki. Pag-grow ng character niya. Correct. Yung pala tatanda. So, backstory siya. Okay. Next. Sir Mark. Ano na? Malita? Sir Mark Lapid. Make us kwento. Greet everyone, please. Hello po. Magandang hapon. Kaya umuyo ko na ako kasi mali ho yung mesang na upuan ko. Bakit? Eh, award-winning ho ito. Diyan ka nilagay. The award-winning ko. Dalawa ho yung napili. Mahusay at mabait. Mahusay ka sa doon ako sa mabait. Sama ni Basilio. Sige na. Yun po. Ako ho si Mark Lapid. Of course, sa role ko po rito. Ako ho si Ben. Sa grupo ho ako ni Supremo. Primo, which is Senator Lito Lapid po na... Na hindi pa nare-reveal na sa hindi pilot na episode. Naka-interesting plot din siguro yung kay Supremo, no? Kung nakikita niyo man ho kaming pakalat-kalat sa set, ay dahil kasama ho kami dun sa fight scenes. Yun. Tumutulong po. Correct. Nasa credit nga. Na-witness ko yan. Opo. Sa set nila. Uh-huh. Tuturo si Senator Lito and si Mark ng fight Pero siyempre, papasalamat na rin ako kay Direk Coco kasi nung isa kami sa mga naunang natawagan din na makasama rito sa project na to. At yung pagtawag, siyempre, oh, Direk, oh, simulan na natin. Oh, game! Teka, sandali. Pwede bang tawagan mo muna si Tito Sen? I-formal muna natin. Sabi ko, anong deadline ko sa'yo? Pwede bang hanggang mamayang hapon? Okay, sige. Baba, tawag ako. Tawag na siya ko. Game na raw. Oh, sige, sabi mo, game na. Baba. Direk, kausap. Direk, oh, game na. Eh, wala pang 5 minutes. Sabi niya, sabi mo, okay, may deadline eh. O, di game na. Bilis ka usap. So, yun lang po. From pinuno to supremo pala. Kasi parang pamilya na rin ho kami ni Nakoko. Sure. Mula nung nagkasama kami sa probinsyano. So, same history ng pinagdaanan from hirap hanggang ano, pagmamahal sa trabaho at industriya. At mapagmahal ka rin namang tao sa nakararami. Thank you for being part of this family, Boss Mark. Thank you. Alright. Marlo! Happy seeing you! Nice to see you too. I know. Go ahead. Make us kwento. Yeah, good evening po sa lahat ng mga nandito. Ako po dito si Mando, part of the Flashback Group, young Alan Paule. So, yeah. Okay. So kami dito yung police ni EJ. And the first time ko gumanap ng ganitong role, actually, tinuruan pa nila ako paano humawak ng bare. Paano mag-action. Actually, mag-thank you din ako kay Direk Coco dahil yung short stint ko nun sa Provinciano, sobrang memorable nun kasi ayun yung huling napanood ng nanay ko. Which part nga ng Provinciano part ka na pumasok? Ako yung call-off team ni Sue sa Tondo. Ah! Actually, napanahon na yun, ayun yung ano, namatay yung nanay ko. And last na nakita niya yung part na yun eh. And it was so hard kasi back and forth ako sa ospital pero sabi ko, I wanna be professional na kahit na
nandun siya. Gusto kong tapusin yung... Right. Sinimulan ko with Derek Coco. So I just want to say thank you dahil ito din yung first teleserye ko after Provinciano. Ito din. Actually, ang Provinciano came at a time na you needed work. I did. Sobra. Kasi if you would admit na alam ko yung kwentong yun eh. And then, ang Provinciano came. Diba? That's for a while na pandemic, umalis ako ng Star Magic. So ito yung first ko. Wow. So, alright, congratulations. Wow. Thank you. Sana longer pa. Pero I'm happy that you're part of this family, Mario. I am. I feel so blessed. Yeah. Alright. Sana. Ito na, epitome ng award-winning. Ito na yung mga seasoned actor. Para sa akin naman, walang maikli or mahabang role. Eh. Basta if you're gonna do your best, if you're willing to learn. And sobrang open sila na magturo at to be your best version sa character, I'm happy to be part of it. Totoo. Thank you, Marlo. Ito na. Thank you. Tito Pen Medina. Ayun, magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat sa pagsuporta, pagdalo at pagpapaalam sa ating publiko ang tungkol sa Batang Quiapo. Ako naman po, napakalaki ng pasalamat ko dahil anak ko to eh. Sige, parang hindi ka mangawid dyan. Baka ma-hospital din yung likod mo. dahil po na-hospital ako, dahil sa likod ko na-operahan, napakatindi po ng naging tulong sa akin ng ating... Maiiyak na naman ako. Oh. Wag na yun. Tayo na, hihinga lang ako. Galak. Hinga. Mapili po ako sa role. Ayoko na may bed scene. yung pong pagpapa-hospital ko, na-operahan ako sa gulugod, sa spine. Pinakamatinding tumulong po sa akin si Coco. Kaya nung lumabas ako, as early as August, nagpasalamat ako sa kanya. Tinext ko siya. Hinga-hinga ulit. Kasi puro tawa-tawa tayo kanina eh. Iyakan naman ngayon. Tinext ko siya para magpasalamat ng personal aside from the post ko na general. Thanks sa lahat ng tumulong at nagdasal. Ang sinagot niya sa akin, kasi alam niyang kailangan kong bumangon pa kagaya ng ginagawa niyang pagtulong sa napakaraming mga walang trabaho, artista. Sabi niya sa akin, Tito Pen, kaya mo na ba? Malakas ka na ba? Mag-taping tayo para hindi ka mainip sa bahay. Ganun lang kasimple. Kaya tuwan-tuwa po ako. Napakalaking bagay nito. Sa akin, sa aking pamilya. Kaya, I love you. Yun din nasasabihin ko. I love you po. Napakalaking nakangalaw. Tito Pen, yung character mo kanino nakadikit nga ulit? Hindi pa namin napanood kanina. Huwag na natin pag-usapan yun. Tama na yung sinabi. Matindi na yun eh. Kasi matindi rin tong ano namin. Mahirap kami. Hirap na hirap kami. Naluloko kami ng tao para maitaguit ko yung pamilya ko. Mapag-aral ko yung nag-iis. Oh, by the way, ang anak ko rito, yung leading lady, no less. Tatay ka ni Lovey po. Yes. So, ang asawa ko, may racket ngayon. Eh, hindi ko alam kung saan. Susan Africa. Hindi nagpaalam eh. Anyway, tapos yung anak ko na tatamad-tamad, nagpapalimos, si Ping Medina. Totoong anak. Ayun na. Parang buong pamilya namin kinuha na ni Coco eh. Maraming salamat sa'yo. Ikaw, ang dami mong pinakikialaman eh. Pati talent scouting bala, pinakaalaman mo. Pag-compose. Grabe. Ang laki ng papel. Ang laki ng papel sa production na to. Bilang artista, director, producer, talent scout, PR. Nung isang gabi, nag-PR yan sa dumating si chairman. Ayan po, si Carl, anak ko, si Ping, kasama rin dito na ang role ay tatamad-tamad. At kung magpalimo, si Van Style, pero nililimusan. Ayan po. Ang kulay. Makulay. Makulay ang ano namin dito, ang buhay. Lalo na pag tumindi pa, meron pang mga mangyayaring madrama naman. Ayan. Kaya maraming salamat sa Dreamscape, sa ABS-CBN, lalong-lalo na sa pinakamamahal nating matulunging bagong FPJ, Coco Martin. Thank you, Tito Pen. And another seasoned actor, Kuya Ron Lazaro. Magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat at naging bahagi ako nitong palabas na to. Salamat kay Coco at marami pa tayong gagawin. At ang nakakatuwang pansinin sa programang ito ay ang intensyon.
malinis at magandang intensyon sa pagpapalabas. So siguro magandang karma vibes ng gagawin natin. Maraming salamat po. Alright. Thank you, Kuya Ron. Benson! Ayun, si mabuhay po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Unang-una po, gusto po magpasalamat sa Diyos. Dahil isa po ako sa napili, ganyan sabi ni Derek Coco, nabigyan niya ako ng pansin para makasama sa Batang Quiapo. Kaya Derek, salamat po. Isa po ako sa napakaraming kasama natin dito na sobra nag-uumapaw ang saya sa puso namin dahil hindi lang po kami ang nabigyan mo ng pagkakataon, pati mga pamilya namin na umaasa sa amin ay dala-dala mo po. Salamat po sa tiwala. Asahan mo po na kami po ay lagi nasa likod mo para sumuporta sa Batang Quiapo. Mabuhay po tayong lahat. Mukhang importante yung magandang role mo dito, Benson. Kasi from day one ng story ko natin, you were there. Dito, ako po si Turco. Isa po ako sa kasama ni Supremo, Lito Lapid, ni Ben, okay. Kuya Mark, saka si Kuya Ronnie Lazaro. Kami po yung apat, yung talaga mga matitindi sa Quiapo na linalapitan ni Tanggol pag may mga nagagawa siya sa Quiapo. Oh! Yun. Parang dikit sa mabubuting tao, no, MJ? Tama ba ako? Tama, mabubuting tao kayo dito. Natin alam. Medyo-medyo medyo sure. Po. 50% pa po. Kuya Ronnie, 50%! Pinun, ayan, apat silang magkakadikit yung characters. Correct. And of course, sabi nga niya, happy, na, pinalamdam agad niya na kung gaano siya ka-happy that is part of kinikwento niya. He tells people, Kuya Dindo Arroyo. Good evening ho sa lahat. Malaking experience ko noon yung probinsyano. Nawala ho kasi yung action noon. Nawala si Manong Ran. Nung dumating yung probinsyano, yun ho ang nagbigay sa akin ng break ulit. Binuhay po yung karir ko, napakain yung pamilya ko. Ngayon, kinuha na naman ako, sabi ko, tataba na pamilya ko. Thank you. Ako nga pala si, ang role ko dito, kanong kamay ni Bossing Ramon, which is Christopher De Leon. Severino. So I do the dirty job. Ako yung henchman. Wow. So nanggaling ka rin kuya dito sa kulungan? Kulungan din. Yes. Laya din. Yung tumakas kami. Yun yung shooting namin 2 days. Ano reveal talaga niyang takas pa na nila si kuya? Walang sawang kulungan. Walang sawang kasi kulungan. Kasi yung usapan, 9 months lang lalabas si ano, diba? Lalabas si Ramon sa ano dahil para ibuhayin yung anak niya, diba? Malikan. Pero umabot pala ng forever. Yes. Tumanda. Mm-hmm. Alright, Kuya Dindo. Ito na. Thank oh my God. Ito sa mga nakapanood po kanina, itong susunod na dalawang makakausap natin ay talaga namang tumatak ng husto. Grabe ang kapal ng family, mother and daughter. Kanina, iniyakan ko siya. Literal grabe, na naluha ako. The push and pull ng mother and daughter. Lalo na nakuha niya yung nunal ng naging isang Charo Santos. Please welcome Lara Kigaman. Precious Lara Kigaman. Magandang gabi po sa inyo lahat. Isang karangalan na maging parte ng Batang Quiapo. Bago ang lahat, maraming salamat po sa lahat ng nagsabi na napakagaling ng eksena namin. Pero palagi ko talagang sinasabi to na kung ano yung narating ko ngayon, yung pag-arte ko, dahil to sa mga nakasama ko talaga sa industriya. At lagi ko sinasabi, si Tito Pen talaga ang isa sa mga taong nagpalabas ng luha ko. Hindi totoo talaga yan. Nung nag-workshop ako sa kanya after noon, parang napakadali nang tumulo ng luha ko. And si Tito Tommy Abuel, di ko alam kung naalala niyo po, matagal na to, MMK. Nung hirap na hirap, nung mga panahong hirap na hirap akong umiyak, sabi niya talaga sa akin, huwag kang mag-alala, hindi batayan ng pagiging magaling na pag-arte, ang paglabas ng luha. Sobrang grabe yung encouragement sa akin. And si Tita Irma naman, kung naalala mo din, nagkasama rin tayo sa MMK, sobrang haba ng pasensya niya sa akin dahil hindi talaga ako makaiyak. Hirap na hirap talaga ako. Pero sobrang thankful ako sa lahat ng nakasama ko. Kahit si Lovi, nakasama na kita sa Aswang, sa isang movie, di ba? And of course, lahat po kayo, sobrang inspirasyon si Kuya John, MMK din. Actually, halos lahat ng nakatrabaho ko talaga. Lahat kayo tumulong sa paghasa kung ano man yung nagagawa ko. Sobrang glory to God and thankful din ako. Ako po, nga pala, ang haba ng sinabi, sorry po. Ako nga po pala ay si Yang Tindeng, isang karangalan na gumanap bilang isang batang Madam Charo. Naman! Na nanay ni Miles dito sa Batang Quiapo. So part kami ng flashback na family.
I have a question. Go ahead, MJ. Ako din. Kasi napansin ko, Ma'am Charo and Precious, kanina, yung nuances, kopyang-kopya. Inaral mo ba si Ma'am Charo? Or was it natural? Oh my God, the posture. Was it natural on your part? Kasi even yung pag-iyak, yung hinga, Ma'am Charo eh. Hindi, actually, I came into the set na dahil alam kong batang Charo ako, pinanood ko talaga yung mga ibang niya naging eksena nung, sa mga ibang palabas. So, pero pagdating ko, sabi naman ni Direk Malu, hindi, huwag mong gayahin yung kailangan magaspang. Kailangan yung boss mo labas na ay nakikiskis yung lalamunan mo. So siguro medyo nadala ko pa rin yung medyo pagaya, syempre, pag madam. So medyo ganun po. Ayan, yun. Pati yung pero yung mga hand gestures na ano, tinry ko din na kopyahin. Ang galing eh, for some weird reason, yung pati yung paghinga niya kanina, parang mam-charo talaga eh. And the sumbatan with Miles, grabe yun ano, yung sumbatan nila. Parang aantayin mo, anong meron sa mag-inang to?